Good morning mga kapatid, Archbishop Martinez po ito, under po kay Pope Michael ng Iglesia Katolika. Ngayon po ay pumapasok po tayo sa Semana Santa o Panal na Linggo, Holy Week. But what makes this week holy? Paano magiging banal itong linggong ito? Simple lang po. Yung linggong ito ay nagiging banal is because sa pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa tao. Sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So that is the reason why this week becomes holy. It's because of the love of the Father sending His only begotten Son for us and for our salvation. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya siguro pwede natin ulit-ulitin sa araw-araw nitong Semana Santa. Mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal ako ni Kristo. Mahalaga ako kay Kristo. Ngayon naman ang tanong, no, ay ganun din ba yung pagmamahal natin kay Kristo? Kaya sinasabi na pasyon, ito yung maalab na pagnanasa ni Jesus na tuparin ang kalooban ng Ama na ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yun yung pasyon ni Kristo. Yun yung maalam na hangarin ni Kristo. Kahit na iwanan siya ng mga kaibigan, kahit iwanan siya ng mga sumusunod sa kanya, kahit na iwanan siya ng kanyang mga taong ginawa ng kagandahang loob, pagpapakain, pagpapadilat sa mga bulag, papalakad sa mga pilay. Pagganap lamang niya yung kalooban ng Ama. Magganap lamang niya yung kalooban ng Diyos. Hindi niya alintana kung siya'y mahirapan, kung siya'y mag-isa, kung siya ay magdusa, kung siya ay ipagkanulo, kung siya'y tatwa. Ang mahalagay, magganap niya yung kalooban ng Ama. Kaya ito rin ba ang tanong sa atin, gaano din ba kaalam yung ating pag-ibig kay Kristo? Gaano ba kaalam yung ating pagnanasa na tugunan ng pag-ibig, ang pag-ibig na ibigay sa atin ng Diyos Ama? Sabi nga amor con amor se paga. Love begets love. Yung pag-ibig na tinanggap natin hindi maari nawang mag-umabaw. At yun nga siguro ang nais ko lang bigyan ng pansin. Ano? Dalawa po sa alagad ng Panginoon yung mga lihim. Una, si San Nicodemo at pangalawa, si San Jose ng Arimatea. San Nicodemo at San Jose ng Arimatea. Sila ay mga lihim na alagad ng Panginoon. Yung mga tagong alagad ng Panginoon. Pero nung nakita nila na si Jesus ay namatay sa krus, nakita nila kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano inialay ng bugto na anak ng Diyos yung kanyang buhay, na bago yung kanilang disposisyon, buhat sa pagiging tago, buhat sa pagiging lihim na alagad, napunta sila sa pagiging hayag ng disipulo ni Kristo. Napunta sila, partikular si Jose ng Arimatea kay Pilato para hingin ang bangkay ni Jesus. At sila mismong dalawa, si San Nicodemo at si San Jose ng Arimatea ang naglibing kay Jesus. Kasama ang Mahalabirhen Maria, kasama ni Santa Maria Magdalena at ni Juan na batang apostol. Buhat sa pagiging tago, sila ngayon ay naging hayag na disipulo ni Kristo. Ganun ba tayo binabago ng pag-ibig ng Diyos?
matapos tayong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, tayo ba eh handa na tayong ihayag sa iba yung ating pamamahal sama. Amen.